Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, ikapito ng Agosto taong 2024. Australia at Estados Unidos nagpulong para sa Australia-US Ministerial Consultations. Hamas pinangalanan na ang bagong leader. At sa sports, 14-anyos na skateboarder, pinakabatang gold medalist ng Australia. Yan ang mga pinakamainit na balita ngayong umaga. Ako si Claudette Centeno. Sa detalye ng mga balita, nagpulong si Foreign Minister Penny Wong at Defense Minister Richard Marles kasama ang kanilang mga counterparts sa Washington para sa annual Australia-US Ministerial Consultations o OSMIN. Ayon kay US Secretary of State Anthony Blinken, pag-uusapan at aayusin ang mga pangakong ginawa ng grupo sa official visit ng Prime Minister na si Anthony Albanese noong nakaraang taon. As the President said last October, our alliance, the alliance between Australia and the United States, is an anchor to peace and prosperity in the Indo-Pacific. And not just the Indo-Pacific, globally. Deepening cooperation across the pillars of our alliance, security, economic, climate, clean energy, these have been the hallmarks of the work that we've done over the last few years. Dinindi ng Foreign Minister Penny Wong ang kahalagahan ng Australia-US alliance. I start by reflecting again on our relationship and the alliance, which is about who we are, it's about what we stand for, and it's also about what we want in the world. And if you look through the agenda we have, the work that we are doing together across the different lines of effort in our partnership, it is wide and it is deep and it is being renewed over and again. Balita naman mula sa Middle East, pinangalanan na ng grupong Hamas ang kanilang bagong pinuno matapos napatay ang dating leader na si Ismail Haniyeh sa isang pag-atake. Kinilala ang bagong leader bilang si Yahya Sinwar na nangunguna sa kill list ng Israel. Mula naman sa Estados Unidos, pinakilala na ni Kamala Harris ang kanyang running mate sa paparating na US election sa Nobyembre. Tatakbo bilang bisipresidente si Minnesota Governor at dating school teacher na si Tim Walz. Inilabas din ng kampo ni Harris ang isang video kung saan inaalok niya si Walz ng trabaho. Hi, this is Tim. It's Kamala Harris. Good morning, Governor. Good morning, Madam Vice President. Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road? I would be honored, Madam Vice President. The joy that you're bringing back to the country, the enthusiasm that's out there, it'll be a privilege to take this with you across the country. Ang 60-anyos na politiko ay mas nakilala din ng tinawag niyang weird si Donald Trump sa isang appearance sa CNN. I got to tell you, my observation on this is, have you ever seen the guy laugh? That seems very weird to me that that an adult can go through 6.5 years of being in the public eye. If he has laughed, it's at someone, not with someone. That is weird behavior. And I don't think you call it anything else. It is simply what we're observing. Samantala, binatikos naman ang Republican Vice Presidential nominee J.D. Vance si Ginoong Walz. Tim Walz's record is a joke. He's been one of the most far-left radicals in the entire United States government at any level. But I think that what Tim Walz's selection says is that Kamala Harris has bent the knee to the far left of her party, which is what she always does. Sa ibang balita naman, binuksan ang isang Walk of Fame sa Inner West ng Newtown, Sydney, kung saan kinilala ang ilang mga Indigenous artists kasama ang iba pang Australian performers. Isang Aboriginal dance company na Bangara Dance Theatre sa kinilala upang i-highlight ang legacy ng grupo sa Enmore Theatre na ginawa noong 1908. Unang nag-perform ang grupo sa nasabing teatro noong 1995 at naglunsad din ang kanilang national tour noong 2008. Sinabi ni Raquel Curdle, Community Engagement Manager ng Bangara sa Panayam sa NITV, na masaya sila dahil sila ay kinilala sa ganitong paraan.
We will be the first plaque on what will be our Australian Walk of Fame here, and I think that's really fantastic that the first one is of Aboriginal and Torres Strait Islander Performing Arts Company, and having our footprint here in the Inner West. At balitang Olympics naman, kinilala ang skateboarder na si Arisa Tru bilang Australia's youngest Olympic gold medalist. Wagi ang 14-anyos na bata matapos manalo sa Women's Park event ng Paris Olympics. Samantala, bigo ang boomers ng Australia na makapasok matapos natalo sa quarterfinals laban sa Serbia sa score ng 95-90. Nag-break din ng Australia ang men's record sa cycling nang matalo nilang Italy at natapos ng 3 minutes 40 seconds. Harap ang koponan laban sa Great Britain sa finals bukas. Mula naman sa team Pilipinas na nakakuha na ng apat na medalya ang grupo. Nakakuha ng 2 gold medals si Carlos Yulo sa men's floor exercise at 1 pang gold sa gymnastics. Assured naman ang bronze medal ang boxer na si Ira Villegas nang makapasok sa semifinals matapos matalo ang France. Natalo din siya ng Turkey na siyang nakakuha ng gold. Nakakuha din ng Olympic medal si Nesty Petestro nang makapasok sa semifinals laban sa Poland. Samantala, naghihintay na sa Pilipinas ang mga papremyong makukuha ng double gold medalist na si Carlos Yulo. Makakatanggap siya ng 20 million pesos na reward mula sa PAGCOR sa ilalim ng Republic Act 10699. Sa ilalim ng batas, makakatanggap ang gold medalist ng 10 million pesos, 5 million pesos para sa silver medalist at 2 million pesos naman para sa bronze medalist. Habang uwi ng may 10 million pesos ang coach at trainer nitong si Allen Castañeda. Habang 2 million pesos each naman para sa mga bronze medalist na sina Ira Villegas at Nesty Petesho. Makakatanggap din mula sa pamalaan ng Manila ng 2 million pesos si Carlos, 1 million pesos each sa bawat gold medal. At hindi lang yan, makakatanggap din si Carlos ng may cash incentive at endorsements mula sa mga pribadong kumpanya na tinatayang aabot din ng milyon. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules sa Perth ay uulan. At 21 degrees Adelaide maaraw at 18. Melbourne bagyang maulap at 17 degrees. Sa Hobart ay bagyang maulap din at 15. Habang maaraw naman sa Canberra at 15. Ganun din sa Sydney at 19. Posibleng umulan sa Brisbane at 23. Maulap sa Cairns at 27. At sa Darwin maaraw at 34 degrees. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.